channel. It's Chris, and I am your soon-to-be mommy. I'm currently 32 weeks pregnant, and sa March, mabit na tayong manganak, and I'm very, very excited. Pero bago tayong manganak, of course, I'm still gonna give you guys my beauty videos. And sa video na ito, ay share ko sa inyo ang mga pampaganda na makikita nyo lang mismo sa inyong mga kusina. So, kung gusto niyo malaman ko ano-ano yung mga bagay na yun, please, so don't forget to click the subscribe button at saka yung tiny bell right beside it para every time may mga ganito kong uploads, notified kayo. So, without further ado, let's get started! So, the first product that I will share with you guys is none other than the sobrang popular na VCO or yung virgin coconut oil. This is how it looks like yung sa akin. Binibili ko to sa grocery. Ang tatak niya is Cocolicious. It's all natural, cold press na coconut oil. Or pwede rin naman ang gamitin niyo is olive oil. Hindi ko na kinuha yung olive oil ko nandun sa kusina kasi wala lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo to. Just in case you're wondering para saan ko ginagamit ang coconut oil, oily ang aking skin. No, I am not using it to moisturize my face, but I am using it to remove my makeup. And what better way to remove your waterproof makeup than by removing them with this. Ito talaga. Kasi maganda yung oil to oil. Alam mo yun, feeling ko yung ganung combo, mas nalilinis yung balat ko kaysa yung oily skin tapos magbabasa lang ako ng sabon, hindi pa natatanggal lahat ng aking mga makeup. So whenever I run out of my makeup remover, I always go for my VCO, lalo na pagtatanggalin yung mga waterproof mascara. Perfect talaga to. And for your information guys, alam nyo ba na antifungal, antibacterial, anti-inflammatory itong VCO? So meron siyang mga ingredients na makakatulong lalo na kung yung inyong skin is acne prone or kung meron kayong mga small bumps here and there, maganda na ito yung gamitin nyo pang tanggal ng inyong mga makeup. So, ito yung eyeliner from Colorette. Waterproof siya, as you can see. Smudge-proof din. Tatanggalin natin siya ng VCO. Nakita nyo, di ba? Medyo mahirap pang tanggalin siya. Kasi super waterproof talaga. But if you work the VCO on your skin, matatanggal niya talaga kahit anong waterproof na makeup. Speaking of acne-prone skin, isa pang product na i-share ko sa inyo guys, as in hindi nyo maiisip, or ewan ko kung na-try nyo na, but recently I just found out na if I use or if I put honey sa aking mukha, mas mabilis gumagaling yung aking mga active pimple. Bakit? Ano ba meron na ang honey? Just like coconut oil, antibacterial din siya, anti-inflammatory, at ito ay may soothing properties and very moisturizing, and it's very moisturizing sa ating mga balat. Mga araw kasi na I just wanna go natural, so ang gagawin ko, kukuha lang ako ng konting honey, probably a teaspoon, and I'm just gonna spread it across my face, allowing the product or allowing the honey to be absorbed ng aking balat. Kasi iwanan ko lang siya ng ganun mga 15-20 minutes, kasi nga sabi ko sa inyo, diba guys, kapag meron kayo inflamed or meron kayo naguhurimin talong tigyawat, perfect talaga to kasi pag nag-penetrate na siya sa balat mo, mas papatayin niya yung bakterya, mas madaling gagaling ang inyong mga tigyawat. And yung pinsan ko, naalala ko, as in wala siyang tigyawat sa mukha niya, you know what she does? She uses this every single night. Medyo hindi ko lang kaya na ganun ka-religiously mag-commit na gamitin ang honey every single night. But what I can suggest you guys do is at least use this twice or three times a week. Ito na yung honey na gagamitin ko as my facial mask for today. Ayan, maglalagay na ako ngayon itong malapot na honey. Hindi ko lang talaga feel yung ano, yung malagkit na sensation pag nilalagay ko siya. Pero kasi naman, yung resulta naman niya after mo siya ilagay sa mukha mo, ang sarap-sarap. Para ka kasi naglalagay ng glue. Ng clear glue. Ang lagkit. Kaya gusto ko talaga na binabrush siya kaysa kinakamay. Actually, pwede mo rin naman kamayin. Yun lang. Mas prefer ko lang talaga na nakabrush. Nakikita niyo yan. Nagbubuo-buo. Huwag masyadong marami ha. Kasi tutulo to. Because of gravity. Yung susunod na i-share ko sa inyo guys, alam ko hindi nyo first time makita to sa aking channel. Ang aking sobrang favorite na apple cider vinegar. So, ito yung aking brand na preferred. Meron mga ibang apple cider vinegar available in the market. But this is just the one that I just go for. At saka ito kasi yung mas maganda. Now, if you want to know kung ano ang benefits nito sa balat, bali kasi meron siyang alpha hydroxy acid. Naks, tama ba yung mga pinagsasabi ko? Or in short, AHA. That helps to remove the dead skin cells on top of your skin. Pag sinabi nating alpha hydroxy acid or
AHA, ibig sabihin nun, it is an exfoliant, or kumbaga parang, halimbawa, ito yung layer ng skin mo, tapos ito yung dead skin, siya yung parang tinatanggal niya yung pagkakadikit nung dalawa sa surface ng balat mo, and it is a water-soluble exfoliant. Hindi kagaya ni beta-hydroxy acid or si BHA, siya naman yung mas nagpe-penetrate, hindi lang sa surface ng balat, kundi down deep in your pores, kaya yung kanyang pag-exfoliate sa balat mo, hindi lang sa surface, kundi sa loob din. Parang allowing your skin to renew itself from within. Ayan. At saka si BHA, oil-soluble po siya. More information about HA and BHA will be down in the description box para at least ma-educate kayo, kagaya ko, kung ano ba difference nilang dalawa. Now, going back na sa apple cider vinegar, para saan ko ba siya ginagamit? What I usually do is just to mix equal parts ng tubig at saka nito, and then I use it as a toner. Although, hindi kasi ako natutulog ng may ganito sa aking mukha kasi alam ko, hindi ako yayakapin ng asawa ko kasi medyo mabantot siya, may suka, di ba? But I just leave it on my skin for a couple of minutes, 5 to 10 minutes. Huwag masyadong matagal kasi suka nga siya, di ba? So, medyo may stingy sensation siya sa balat. Baka masyadong ma-irritate yung balat mo. Mga 5 to 10 minutes lang, okay na yon. Enough for your skin to absorb the active ingredients nitong apple cider vinegar para yung inyong mga current pimple situation ay mas mag-improve. Kung kayo naman ay may dandruff kagaya ko at mahilig kayo mag-hairstyle sa inyong buhok, maglagay ng mga products, maganda rin to as a final rinse. Yung isang tabon tubig, lagyan nyo ng 1 to 2 teaspoons nitong apple cider vinegar. Tapos hayaan nyo lang mag-soak or mababad yung inyong buhok. Tapos kas-kas-kas-kas nyo lang siya dito sa anit nyo. Mararamdaman nyo na yung build-up ng mga products na nilalagay mo sa buhok mo, unti-unti parang medyo nababawasan sila. Or kung hindi mo mabawasan, totally maramdaman mo na parang nakakahinga yung anit mo. At saka, medyo nagagawa niya ng paraan yung sitwasyon na ganon. Ito yung itsura ng apple cider pag hinalo mo na siya sa tubig. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung parang mga buo-buong maliliit. Yun daw yung tinatawag na with the mother. Hindi ko alam kung ano yun, pero ayan. Effective naman siya. Hindi ko na siya tinatanggal. Kasama na rin siya pag pinahit ko sa mukha ko. Kukuha lang tayo ng cotton pads. Ganito yung gusto kong ginagamit kasi hindi siya masyadong mahibla. Hindi ko alam kung nakikita nyo, ayan yung mga maliliit na mga bagay-bagay kanina dun sa bottom ng ating bowl. Anyway, safe naman siya ilagay sa mukha. This is something that I do not every single day. Parang I do this lang kapag alam ko na may tutubong tigyawat or meron akong breakout, lalo dito sa jawline. Para lang at least makontrol-control ng konti ang sitwasyon. Kasi medyo may katapangan nga ang, ano nito, ang formulation. Pero halimbawa kung kaya naman i-tolerate ng balat nyo na everyday, why not? Ako parang I prefer lang na wag na lang everyday. Yung susunod naman guys is one of my favorites, ang lemon. Kalahati na lang siya as you can tell. Hindi ako masyadong bumibili ng ano, ng marami nito kasi medyo mahal siya. Paisa-isa lang ang bili ko. Anyway, so what I do is I take a slice. Usually, yung nakikita ko kasi sa magazine, hinahati nila sa gitna yung lemon, eh mahal kasi to. So, just take a slice of that lemon, tapos para sa mga singit-singit nyo. So, ikis-kis nyo lang sila sa kilikili, sa siko, sa tuhod, sa liig. Para sa akin personally, it doesn't really lighten, but it brightens the complexion of your skin. At saka, ginagamit ko rin siya sa mukha ko. Like, parang ano, parang yung ginagawa ko sa cognac sponge, ginaganong ko siya. But be very careful around the eyes ha, kasi baka pag nalagyan ng lemon yung mata, talagang masakit yun, okay? So just be careful. Make sure na, of course, wala yung mga seeds kapag kinakaskas mo na siya sa mukha mong ganyan. Again, para sa akin, sa opinion ko lang, ang nakikita ko, wala masyadong whitening effect si lemon. Pero, kung feeling mo ang dull, parang ang putla, basta parang ang gara na itsura ng balat mo. You just want to brighten up your skin tone. Just make sure that you get a slice of lemon and then just apply it on your skin. Lemon brightens up your skin because it's very rich in vitamin C at saka meron din siyang antibacterial properties. Yung ating lemon slice, ready na rin siyang ipahit sa ating mukha. Every time talaga na ginagawa ko sa balat ko, sobrang ang refreshing ng pakiramdam. Ang bango-bango. Kasi iba talaga yung amoy ng lemon. Very, ano siya, very therapeutic siya pagdating sa akin. Amoy malinis, parang amoy dessert, ganoon. The last item that I want to share with you guys is none other than yung gatas. Ito ang version ng powdered milk from Bear Brand. Ito kasi yung sobrang favorite namin na brand ni Daddy na very affordable tsaka masarap. Now you might be wondering, bakit powdered milk? Anong ginagawa ko dito? Ini-scrub ko ba ito sa mukha ko? Well,
wala kasi ako available na actual milk na nasa karton. If you follow me for a very long time, you know very well na hanggat maaari ayoko umiinom ng anything na may dairy kasi nagtitigyawat ako. But what I do with powdered milk is just to prepare parang siguro mga 1/3 of a cup ng gatas. So, i-dissolve mo lang siya sa water para maging gatas siya. And yung gatas kasi, meron siya tinatawag na lactic acid. And yung lactic acid is a very popular AHA. So, sabi ko nga sa inyo kanina, yung AHA, it removes the dead skin cells sa inyong mga mukha, sa surface ng inyong balat. And also, what I love about yung sa gatas, by the way, I use it as a toner pala. Ito na yung aking Bear brand na tinunaw. And medyo kinontian ko lang yung gagamitin ko ngayon kasi baka masayang eh. Pag naglalagay ako ng gatas sa mukha, ang sarap-sarap sa feeling kasi pag binanlawan mo siya, sobrang ang lambot-lambot, parang baby's butt. Tapos it's, nakita nyo naman diba, it's safe around the eyes, it will not sting. Tapos gusto ko rin naglalagay dito sa liig kasi nga diba medyo may hyperpigmentation tayo dyan. Para super duper soft lang ang ating skin. I just let my skin soak dun sa gatas kasi sobrang moisturizing niya para sa mukha ko. Ang ironic no, kasi kapag ininom ko yung gatas, nagtitigyawat ako, pero kapag pinapahid ko siya sa mukha ko, ang sarap. So, hindi ko maintindihan bakit ganun. But anyway, so yun lamang po. This is just gonna be a very quick video. I will have the full list down in the description box. Marami pa ako mga pampaganda na nasa kusina. Kung gusto nyo pang malaman kung ano yung mga bagay na yun, please let me know by clicking the thumbs up button. Gagawa tayo ng part nito para naman, you know, mas madagdagan pa ang inyong mga beauty secrets. So, yun lamang po guys. Kung may mga beauty tips pa kayo, mga beauty hacks, mga combinations ng mga different ingredients na makikita lamang sa kusina na very effective sa inyo, don't forget to type them down in the comment section. And of course, I will see you in the next video. Bye!